last time kasi nabitin ako dun sa nilalabas na power nitong windings ko. Kaya ang ginawan ko, nirewind ko itong isa. Nilagay ko siya ng winding. Kasi last time, itong isa lang yung may winding. So parang nabibitin ako sa power, kaya gumawa ko ng isa pa para dito. So ngayon, susubukan ko siyang isi-series. Isi-series. Ganyan. Ganyan ang series na ginagawa ko. So pag umiikot na kasi yung flywheel, at least walang bitin. Ngayon, pag alanganin sa ganyan, minsan nagre-reverse kasi siya eh. Nagawin ko ganito na lang, parallel. Yan, ganyan. Yung ganyan na series, yan. Pagsasabayin ko yung dalawang wire sa isang IC para ma-convert siya sa DC. So, yan. Bali, one phase ang ginawa ko. One phase, two coil. Yan, ganyan siya. Ngayon, kung gusto ko siya i-two phase, hihiwalayin ko siya. Ganyan. Maghihiwalayin ko. Yan. Two phase na yan. Tapos, iwa one phase ko siya, pagsasamahin ko. Tara, kinonect ako na sinet ko siya sa AC. Yan. Set natin sa 50 AC. Tapos, kinonect ko siya rito sa bagong gawa kong coil. So, ito yun. Titignan natin kung ilang voltage ang nagagawa niya sa AC. Bali, ano to? 300 turn lang ginawa ko. 300 turn plus 300 turn. 600 turn natin pag pinagsama ko. So, i-coconnect ko siya rito and then paandarin ko siya. Pagyan natin dito yung camera. Bali, dito ko lang sa kabilang coil ginamp. Yung nilalabas niya ang voltage. At mataas ng konti. 58 volt. 58 yung isa, 50 lang. Ito, 58 volt. Yung nilalabas ng voltage. So, pagsasamahin ko siya, titignan ko kung ilan yung voltage magagawa niya. So, dito mga boss, dahil pinagsama ko na siya, no, halos mapuno niya yung tester ko. Nagsama ko yung ano, siniris ko siya. So yun, magmalakas yung current niya. Nagkapit ko na siya. Meron siyang IC. Then, capacitor. Then, jajamperan ko na lang siya ng tester. Para malaman ko kung ilang voltahe yung nilalabas niya, DC. And then, may malaking tester din dito. Gagamitin ko sa pag-test sa kanya para malaman ko yung yung current voltage niya. Malaking tester yan mga boss. Sasabayin ko. Ayun mga boss, mag-test tayo. Titignan natin kung ilang yung nilalabas yung voltage. Okay.
So ayan mga boss, 150 volts. So 150 volts. Yan. 150 volts DC. So 150 volts DC yung kanyang output. Yan na yun. Sa DC na to. Sa DC na. Jump. Dito naman tayo sa ano, sa load. Titignan natin kung ilan yung ano na load jump. Oh my god, hindi ko na matester. Sobrang puno na yung ano, yung kapasitor. Hindi sabi eh, napakalakas. Ayan o, pag ikakabit ko itong positive, yung tester na ano, pumapalo, yung lakas o. So, hindi ko na gagawin. Sa dito ko na lang siya i-measurein kasi baka masira itong malaki. Kasi yun, pag kinakabit ko dito sa positive, dito sa positive, yun, ito yung positive, ikakabit ko siya dito. Punong-puno yung kapasitor. So, yun nga, baka masira itong malaki. Paandarin ko na siya. Testing natin. Sobrang lakas niya na. Pwede na mag-charge ng battery dito. So, mag-gloves lang ako. Kasi mainit. Test natin. Titignan natin kung gano'n siya kaliwanag. Sobrang lakas niya. Guys. Okay na.